Thank you.
Narinig kaya ako? Hello! 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 Wala ko narinig. Ayan, ikaw na, Kap. magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ayan, hindi ko naririnig sa monitor yung boses ko, Kap. Ikaw na lang, sayang yung ano natin, oras. Ah, ayan na. Okay. Magandang araw sa lahat ng mga tagasubaybay natin sa loob at labas ng bansa. Pasensya na kayo, ha? Medyo mahina yung monitor ko. But anyway, ako po si Juby de Guzman. Sa ngalan po ng ating mga kaagapan sa paglilingkod, ito po, Juby de Guzman presents Let's Talk on the Air with Rowen Olanday. At syempre, kasama rin natin si MJ de Guzman at Rowen Olanday. Hello, Captain Dorena. Good morning po. Actually, parang kalahating tuwa, kalahating lungkot. Natutuwa ako kasi matatapos na ECQ ngayong araw na ito. Bukas ay GCQ na kami. General Community Quarantine. Kung saan, alam mo naman, pwede na kasing makarating sa mga importanteng pupuntahan. At pangalawa, nalulungkot ako dahil sana yung mga kababayan nating makakalabas o magbabiyahe ay sumunod sa protocol ng gobyerno. Ito yung tinatawag na ECQ at saka ang social distancing. Yan po ilan din sa mga paalala ni MJ. Hello, MJ? MJ, kumano ka? Yan. Day na ng MCQ ECQ na pala bukas. So, ang mangyayari ko sa gamitin mo yung headset. Hindi. Ayan, gamitin mo. Makakabalik sa trabaho. Makakabalik na rin sila sa kanilang mga normal na buhay. Wala rin naririnig sa'yo. Hello. Ah, nag-e-echo? Wala naman kami ginagamit, sir, eh. Yun lang. So, yun na. Maraming salamat po. At babatiin ko lang po si Lensky ng Nagoya, Japan. Salamat po. Nag-e-echo daw po. Ay, nako! Hello, Kapitan. Nag-e-echo? Okay, sige na. Alam nyo, mga kaibigan, marami tayong mga kababayan ang excited. Excited na makalabas. Sa 76
Ito po yung aming 77th day ng quarantine, no? At syempre, alam naman po natin na tayo pong lahat ay handa na sa pagbabagong buhay. Ika nga, ito daw, Kapitan, eh, isang new normal. Ayan, kailangan masanay na tayo. Na tayo po ay hindi po pwedeng lapit-lapit. Tayo po ay merong plano dapat. At ngayon din panahon, Kapitan, ng ano ha, yung pagbabago sinasabi natin, pagkakaroon ng responsibilidad sa bawat gagawin natin. Pati oras natin, hindi na tayo pwedeng magbabad sa mall kung kayo man po ay pupunta sa mga mall. Pinahihintulutan lang kayo ng 1 hanggang 2 oras. Yan. And more than that, hindi na po pwede. At so far, ang importante lang, Kapitan, yung mga bilihin, mga importanteng gagawin lang po, hindi po pwedeng tumambay o mamasyal. Yan. At hindi pa rin ho, ngayon ang panahon para pumunta sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, para mag-chika-chika, hindi pa po pwede yan. Yan po ang ilang pinapaalala po natin. At sana po, maintindihan po natin na always wear your face mask. Importante yan kasi alam nyo ho, hindi ho tapos pa ang ating COVID-19. Ang virus po ay hindi pa ho tapos. At maaari pa po tayong magkaroon ng hawaan kung hindi tayo mag-iingat. Ang pinapakiusap lang po sana natin ay magkaroon po tayo ng pagbabago sa ating sistema sa buhay. Kapitan, ito po yung mga ilang gusto nating mangyari. At paalala sa mga kababayan natin, alam nyo, napaka-importante din, Cap, na tayo po ay patuloy na manalangin, huwag makakalimot. Yan ay sa tweet-tweet na paalala rin ni Tito Efren Tuason, Tita Aurel Baydon Tuason ng Maribeles, Bataan. At pinapaalala, no, na huwag mo kayong makakalimot na kung meron mo kayong pagkakataon ang Sacred Heart po dyan sa Santo Domingo Church ay nagbigay ng milagro sa pamilyang Efren Tuason. At maaari po kayong dumulog dyan at ibigay po ninyo ang inyong mga panalangin para po sa inyong kaligtasan. Ito po ay napatunayan na po ng ating kaibigan na si Tito Efren. Yes. At hindi lang yan, Kapitan. Alam mo, importante rin sa atin na alaga po natin ang ating sarili sa vitamin C. Ang vitamin C po ay napakalaking maitutulong nito para ho lumakas ang ating immune system. Hindi ho lingid sa iba na ang immune system natin pag malakas, hindi po tayo madaling magkasakit. Pero hanggat maaari, iwas po tayo. Wala rin hong holding hands. Nako, wala hong yakapan, walang beso-beso. Lalo na kung kayo po ay mamimit ninyo ang inyong pamilya, kaibigan, kachikaran. Eh, lahat na po yan, Kapitan. Marami ang pagbayan at tinatawag na new normal sa ating buhay ngayon. At pinapaalala rin po natin na sana po gawin po natin kapakipakinabang ang bawat gawain natin sa buhay. At ngayon nga po, pinasasalamatan po natin ang ating mga frontliners. Nako, salamat po sa kanila dahil talagang ang buhay nila ay nakataya dyan para asikasuhin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga frontliner na laging nasa labas dahil sa pangangailangan ng taong bayan, Kapitan. Okay, Cap, back to you. Yes, sir. Thank you, John. Thank you.
Well, actually, masyadong mahigpit na ngayon dito. Binibigyan ho ng pagkakataong mamalengke pero dalawang oras lang. Hindi na po kagaya dati na napaka dali ng paglabas at pagpasok. Ngayon po, kailangan pa rin yung quarantine pass, no? Sa ibang lugar dito sa NCR. Pero dito sa amin, sa Quezon City, napakaganda naman ng pamamalakad. Dahil pinapakita lang po na talagang gising na ang mga barangay. Bagamat nung una, marami ho tayong mga nakikita at naririnig na reklamo. Pero itong bandang huli, eh parang nasanay na rin po ang kababayan natin sa kanilang pagkilos. At napaka-importante yung pinapaalala lagi ng barangay na mag-ingat. At huwag nating pabayaan yung ating mga anak na gumalagala sa daan. Marami pa rin mga ilang kabataan ang nakakalimutan ng kanila yatang mga magulang dahil pinababayaan silang lumabas sa lansangan. Okay, Cap? Yes, yan nga. Aha. Kapitan, naririnig mo ako? Okay. Okay, sa akin lang, mga kababayan, kung tayo po naman ay magkakaroon ng pagkakataong lumabas, eh lagi yung natin tatandaan na pwede lang po lumabas ay yung mga may trabaho. Pangalawa, hindi yung pwedeng lumabas ang below 21 years old. Hindi rin pwedeng lumabas ang 60 years old and above. So, yan po yung mga ilang pinapaalala ho natin dahil baka magulat kayo eh, akala nyo pwede na lumabas. So, yung mga senior citizen na wala hong trabaho, walang gagawin, may importante, eh hindi pa ho kayo pwedeng lumabas. Ayan. Maging sa sasakyan, Kapitan, sa pagkakaalam ko ay dapat ho meron pa ring social distancing maging sa loob ng sasakyan yung mga sasakyan ninyo. Napaka-importante sa mga private car, at least layo-layo kayo, apat na tao lang, apat na passenger. Ano, sir? Sa
Para sa kalaman ng iba, Kapitan, sa Quezon City po kasi, ang GCQ po ay ang GCQ po rito ay mangyayari hanggang June 1 to June 15 lang under observation. Dahil pag nagkaroon tayo ng problema na naman o casualty o additional positive sa COVID-19, ay magkakaproblema na, panibago na namang tatahakin natin na quarantine. Kaya sana yung mga kaibigan natin magkaroon ng inisyatibo na makisama naman sila at ipagpatuloy natin ang kaligtasan natin, dahil importante ho na meron tayong pag-iingat sa bawat isa. Di ba, Kapitan? Napaka-importante niyan eh. Tama ba, Kap? Well, ahala ng iba, pwede na nilang gawin yung mga normal na ginagawa nila. So, mga kaibigan, hindi pa po tayo pwedeng gumawa ng gusto natin. At hanggat maaari po, ay magkaroon tayo ng pagkakataon na tayo po ay magkaroon ng mga sinusunod na patakaran. Sabi nga po, pagsunod daw po sa gobyerno, parang pagsunod na rin sa magulang, ay tayo po iniingatan at hindi po natin na unahin ano man ho yung mga gusto natin gawin na pang-personal. Unahin po natin yung kaligtasan ng lahat. Alam nyo, sa Germany, Kapitan, ay napakaganda na sitwasyon doon kasi mukhang maganda ang ayuda na ginagawa ng mandi ng gobyerno doon, dahil napaka-base nga daw. Dito sa atin, medyo-medyo lang. Medyo matagal. Ayan. Hindi ho natin alam kung bakit nagkakaganon. Siguro ipinapakiusap na rin natin sa mga kababayan natin na sana po ay magkatulong-tulong tayo para sa mas magandang sitwasyon natin. Ang iniingatan ho natin yung sarili natin, di ba? Kapakanan natin yung kapitan pag lumabas tayo, pag kumain tayo sa labas. Hindi pa rin po inaallow yung dine-in, kundi take home pa lang po. Take home. Sa lahat po ng mga kainan na bukas, puro take home pa lang po. Kayo po ay bibili ng pagkain ay take home lang po. So, don't expect na kayo po ay makakapag-dine-in sa isang restaurant na bukas. Dahil ang inaalaw pa lang ngayon, Kapitan, ay take home. Okay. Thank you.
Aha. Babalik ako sa landline, tatawag na lang ako sa studio para makapasok si Sir Well. Para makapasok siya dyan sa messenger mo. Baba ko muna to ha, Cap. Okay, sige po. Okay, mga kaibigan, at try ko pong tumawag muna sa landline para